lagi kong silip. Pirasa na yan sa komposisyon kan Bicolano Songwriters na itatampok sa igit sa Pag-ibig the Musical. Sample pasanaan, alagad talagang mapapawo ka na sa indang tibay. Saro na nga ni sa mga maswerteng nakabale sa nasabing musical theater, ang 12 anyos na si Matt. Ugma siya dahil primerong best niya ining makabale. Sarong pagkakataon na maipahilingan sa iyang talento sa pagkanta asin pag-arte. Sige po. Medyo nilang sila yung talento nila. Dito po siguro sa palagi nilang pabutin. Ang stage manager na si Doris Barsha, excited man na maipahiling sa publiko ang sendang pinagalan na may bit-bit ng gad na adal. Sabi niya, binilog kan sining Banua Albay Performance Collective Incorporated ang nasambit na musical theater play para sa selebrasyon kan sa indang ikasampulong anibersaryo. Yung since na ano po siya nung 2021, ngayon po as in mas abangan niyo po siya kasi musical play po siya. Tapos yung tungkol din po dun sa HSP na musical play, tawag po dyan, kakaiba po talaga siya. As in, hindi lang po siya yung kwentong niya po about community, so manood po talaga po kayo. Masentro sa pagbangon sa buhay as in paglaom ang higit sa Pag-ibig the Musical. Sa irarom kan direksyon ni Sari Saysay, madurar inini 90 minutos. Kabali man sa mga itatampok na kanta ang mga kansyon ni Alhang, Rahuyo, Diwata, Van Castelo, as in Late Bloomers. Sa Oktubre 4, Sundo 8, madurar ang musical theater play. Kita-kit sa higit sa Pag-ibig the Musical 2023! Buy your tickets now! Mababakal ang tickets sa kantidad 250 pesos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Bani. Di ko alam kung ano